Nauwi sa disgrasya ang biyahe sana na ilang estudyante para sa isang school activity sa Cebu. Nahulog kasi sa bangin ang sinakyan nilang dump truck. Inatasan na ng Cebu Local Government ang Provincial Social Welfare and Development Office na tulungan ang mga pamilya ng siyam na namatay. Tulong-tulong ang mga residente sa pag-rescue sa mga sakay ng nadisgrasyang dump truck sa Bolhohon, Cebu. Tumilapon sa kalsada ang ilan habang naipit naman sa truck ang iba pa. Gumamit pa sila ng lubid para maiangat ang truck na tumagilid at nahulog sa bangin. Pagkatapos ay saka lang naialis ang mga naipit. Ayon sa investigador, nasa 40 ang sakay ng dump truck, karamihan mga estudyante. Siyam ang patay, kabilang ang 7 estudyante ng Nangka Elementary School. 16 naman ang sugatan. Patungo sana sila sa Bolhoon District Cultural Sports Festival nang mawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver. Ayon sa ilang sakay ng truck, nagdesisyon silang sakyan ng dump truck dahil wala na silang ibang masakyan patungo sa sports festival. Nasa kustodiya na ng Bolhoon Police ang driver ng truck na kinilalang si Danilo Niere. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Education sa trahedya. Naglabas na raw ng memorandum ang Regional Office sa Region 7 para magbigay ng pinansyal na tulong sa mga biktima. Nananawagan ng DepEd sa mga katuwang nito sa gobyerno at LGU para masiguro ang kaligtasan sa kalsada at sa mga sasakyan para maiwasang maulit ang insidente. Pinaalalahanan din ng DepEd ang mga opisyal nito na laging iprioridad ang kaligtasan ng mga estudyante, lalo na sa mga aktibidad kung saan kailangan nilang bumiyahe sa labas ng eskwelahan. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nadisgrasyang mga estudyante habang papunta o galing sa aktibidad. November 2018, 2 guro ang patay habang 41 estudyante ang sugatan nang mahulog ang sinasakyan nilang truck sa Cotabato. Galing sila sa isang school activity at pauwi na sana ng madisgrasya. Noong February 2017 naman, 15 ang patay at nasa 30 ang sugatan nang mawala ng preno ang bus na sinasakyan ng mga estudyanteng papunta sana sa medical at survival training sa Tanay, Rizal. 7 estudyante naman ang nalunod sa ilog habang nasa field trip sa San Miguel, Bulacan noong August 2014. Leigh Alves, GMA News.